Ay, hinahanap nila ako. Siya pala. Ay, hinahanap nila ako. Karantado. Kaya pala. Hinahanap yung tatay, ano? Naku. Minsan, nakasubok ako. Naku. Ang mahilig ka. Ay, mahilig ka naman. Wala pa dede-dede din sa pero dagdagan mo 500, kaya nga humihingi ng 500. Sa taon eh, bakit? Chan-chan-chan! Very good talaga si tata. Okay, okay. Alam mo, hindi ko na-expect yung ending. Okay, alam mo siya pagkukwento. Ito lang tayo pa tayo mo talaga. Alam mo, gusto nyo rin mag-jokes, wala rin ang problema. Apa. Ang mahalaga dyan yung, yung dugtong-dugtong. Apa. Oh, kinakailang makatotohanan. Apa. Tapos, ang sustansya, huwag nyo maalisin na sa dulo. Apa. Oh. Pero yung introduction mo, dapat may... Medyo mag-iisip sila. Mag-iisip sila, no? Mag-iisip sila. Okay. Eh, kagaya nung mission, may naka-date akong babae. Eh, kay Aling Mitch nung araw, kay Manang Mitch. Manang Mitch. Oh, Manang Mitch. Manang Mitch. Sikat yan, si Manang Mitch. Oh, pumunta ako dyan. Eh, primero nga pala. Tuloy-tuloy ito. Dalawang kwento ko ito kay Manang. Kasi pa kay Manang. May nakita ko riyan. Tuwing papasok ako ng madaling araw. Kasi maaga ako umalis dito. Mga alas 5. Alas 4 medyo. Nakikita ko na yung tao. Pinagsasarhana. Ibig sabihin, kaya lang siya uuwi. Nagsasara na si Manang Liz. Ay, hindi house na yun. Ngayon naman, pag uuwi ako rito, mga alas 6 nandito na ako. Bago magbuka si Manang Lakes, nandun na rin siya. Ako, ang tao na ito. Kabubukas lang dito ng beer house, nandito na siya. Eh, pagka naman papaalis ako ng madaling araw, nandyan pa rin siya. Magsasara na eh. Oo, magsasara at magbubukas nandun siya. Eh, minsan, nakatuwaan kong total, maaga-aga pa naman, mga alas 10 yata. Pumasok ako, eh nandun yung tao. Pare ka ako, parang napapansin kita. Bago magbukas yung Manang Lits, nandyan ka na. Apa. Tapos, bago magsara, nandyan ka pa rin. Apa. Oh. Eh, para ka ako, suki-suki ka nun eh. Ay, oo pare. Araw-gabi nandun ko. Eh, kasi ikaw pare, may problema ako. Baka matulungan mo. May problema raw siya. Sabi ko, ano problema mo? Kasi ikaw, yung asawa ko at saka yung anak kong dalaga. Oh, 17 anos yung anak ko. Tapos yung asawa ko, inaabot ng madaling araw sa daan. Sa karsada. Ako? Oo. Eh, kaya problema nga eh. Pero kababaeng tao, asawa mo, tapos yung anak mong dalaga ay sinasama pa. Inuumaga sila sa daan. Oo, pare, kaya yun ang problema ko. Eh, ba't naman ka po inuumaga sila sa daan? Eh, kasi pare, hinahanap nila ako. Siya pala ang problema. Pare, hinahanap nila ako. Karantado. Kaya pala. Hinahanap yung tatay, no? Minsan, nakasubok ako. Eh, mahilig ako sa medyo balimpinita ng medyo dibdiba ng... Eh, Manang Lits pa rin po. Oo, oh, dibdiba ng pagmamahal. Kape na po ako. Medyo malaki ang... Malaki yung... Malaki yung... Hinarap! Oo. Ako, gusto ko ito. Nagtawaran kami ngayon. Sabi ko, pupunta tayo sa ano, doon. Sa Malangin. Malangin. Eh, magkano ba? Sabi ko. Nagkasundo kami sa 500. 500? Oo. Overnight. Isa-sama kita, hindi
hindi 3 hours, hindi anong tawag, hindi short time. Hindi short time. Overnight. Overnight. Papasok na, paglabas niya, hinihintayin ko siya. Ang mga alas 12, pwede na kaming lumabas. Kasi pag naka-sampung ladies daw siya, pwede na siyang payagan. Yes. Ay, umorder ka agad ako, 10 ladies. Okay, minadali ko, nagtulong pa kami. Okay. Gustong-gusto ko. Eh, 500 pinag-usapan namin. Di pa rin laban. Okay na. Eh, kinabukasan, papalabas na kami, nasa tricycle. Binibigyan ko ng 500. Oh. Eh, ayaw pumaya, gawin mo lang 1,000. Di ba kaku 500 lang usapan natin? Oo nga. Kaya lang inubos mo yung gatas ng anak ko. Bago si tatay. Marami siyang bago. Hindi ako natawa. Ngayon ko lang natin ni George. Ang alam ko kasi yung mayaman ng dibdib. Ina-imagine akong ganun. Pagtapos, ano na yung ng dibdib? Kaya mo lang ang laki-laki, punong-puno. May malutuan palang bago. Hindi mo. Malapit ang magalit eh. Usapan. Ako lalaki makipag-usap. Eh, ganyan ka rin. Oo nga. Oo nga. Sorry. Wala pa dede dun sa akin. Oo nga. Pero dagdagan mo 500, kaya nga humihingi ng 500. Saan ba ulit? Inubos. May gatas ng anak ko. Gatas mo. Ultimong anak ko, napapatawa ko sa lahat. Sabi nga po sa inyo. Ma'am Jack the Princess. Bahala ka na magdugtong-dugtong dyan. Ano? Napakasak talaga nun. Sumasak talaga yung dip-dip ko. Wala kong gatas to. Magtanong ka na bago tayo mag-iwalan. Wala na po. Wala na ako itatanong. Solved na po talaga ako siya. Sabi ni Roland Sanisit. Ang lupit mo talaga, Tatay Rick. Malupit po talaga, Ron. Pero, Nad, malupit po talaga si Tatay Rick. Sabi ni Sheila Sanggala, huwag kayong kukuha ng dibdiban. Sino po ba yung Sheila Sanggala? Parang ikaw po ba yun? Salita, napatawa mo ako, Kuya Rick. Oo nga naman. Sabi niya, di siya lasing. Hinatid mo ba? Ay, hindi pala. Ayan. Sa mga lasing naman po, sa mga lasing. Ate Maya, pakibaba ang bahay mo, putangta. Ay, hindi ako nababa. Mayumi Binigayan, hello Yumi! Mayumi! Happy birthday, no English. Kwento mo raw yung ano, yung lasenggo, yung laseng. Laseng! Tayo yung easy naman laseng. Si Jojo Rivares. May pahatid ng ba? Jojo Rivares. Oo nga pala. Hindi, saan mo ba hinatid yun? Apartment yung bahay. Talang ako, lasing yun. Para si tatay ang kalasing. Natutunayan lang na di siya lasing. Oo. Kasi, ang nangyari ganito, gaya nito. Nagpapaalaman na, ay naramdaman ko pagka tatayo medyo hinahawak ang buo. Hindi man ako lasing. Eh hanggang doon sa nag-ayawan kami. Nag-ayawan kami ng inom. Pare ka ko, saan ka ba uwi? Sa paralan.
Akala ko dyan din ako pupunta eh. Dyan din ako umuwi. Doon pa ako umuwi nun sa may boundary ng Parolon at Bama. Apo? Arco. Oo, sa may Arco. Papasok ko lang. Eh, pare ka ako iatid na kita. Lasing ka na. Naku, pare, hindi ako lasing. Huwag mo mga alalayan. Eh, pagbibitawan ko naman eh, magbubuwa. Ay, nasa pamilya ko. Naalala ko yung kumpare ka. Naalala ko nun. Eh, hindi. Ito, totoo nangyari. Hindi ko ito. Ngayon, ngayon, nung sabi ko, pare, saan ba gawin ang bahay mo sa Parolan? Saan ba gawin ang bahay mo sa Parolan? Eh, pangatlong ano lang. Pangatlong tapa lang? Oo, hindi. Pangatlong poste mula rito sa Arco. Apa, siyempre, ang poste naman ng Meralco, hindi naman masinsingan. O di, pare ka, basta doon ako sa Arco. Ngayon, pagdating ko lang sa Arco ng Parolan, nagbilang ako. Pangatlong poste. Apa? Oo. Eh, may pinanonood ba kayo? Huwag mo lang. Oo, ayun. Sabi ko nga sa iyo eh. Kasi yung lasing doon ng kumpare ko. Mm-hmm. Ah, hindi raw siya lasing. Hindi ka lasing pare. Pag binitawan kita eh, bibitaw ko. Basta ay ka pare, gumaganong pa. Hindi ako lasing. Hindi, ang ginawa ko, kinip-kip ko na. Pare ka ako, pang saan ka pa rin? Bumilang ka pa rin, tatlong poste, amin niya. Mm-hmm. Okay, isa. Lakad ulit. Lakad ulit. Pangalawa. Pangalawang poste. Pangatlong poste. Ah, okay. Yan ay ka pa rin bahay niya. Yung may tarangkahang berde niya. Amin niya. Yan ang amin. E di, sige ako pare, okay ka na. Nung makarating ka meron sa may pintuan. Ay! Sorry. Yeah, okay lang po. Ngayon, pare ka ako di okay na. Nandito ka na sa inyo. Apo. Eh, di ka pare. Para total, hinatid mo na rin lang. Pumasok ka na sa bahay-bahay ko yan. Eh, ako nga pare, di alis na ako. Hindi pare, parang patunayan ko sa iyo, amin niya. Kumasok ka na. Kumuha ka ng susi. Isang bungkus. Tinira yung kandado, tak-tak bukas. Sabi ko, kanila nga ako. Kanila nga. Isa ka ako, okay na, bukas na ang gay. Sige pare, okay na. Ako ka ako, ibabalik pa eh. Hindi. Pumasok ka muna para makita mo naman loob ng bahay. Hindi ako mayabang para. Lahat ng appliances ko pakikita ko. Kumuha ko yan ng susi. Bukas na naman. Kapag-tama. Yan ay para yung refrigerator ko. Carbinator yan. Double ano yan. Double door. Tapos yung television ko, national. Flat screen. Imported. Flat screen pa. Ito pa rin kulang ko. Ito pa rin kakalanan ko, puro import. American home. Hindi, magaling eh. Tapos, sige ako pa rin. Okay nga, niliwala na ako. Dahil pa rin gusto ko makita mo yung kwarto. Tatlo ang kwarto eh. Isa sa anak kong babae. Ito ay kapare, tinatak-tak. Yan, anak kong babae. Gusto mo, gisingin ko, pagtinto tayo ng kape. Hindi yun na pare. Eh, biglang tulog eh. Ito ay ang pangalawa na ito. Kwarto ng anak kong lalaki. O di ka pare, okay. Hindi, para makita mo. Pinakita. Para patunayan niya talaga. Patunayan ka niya. Kasi hindi siya kasi. Ngayon, ito pare, kwarto namin. Punong-puno ng kortina, puro imported na kortina. Itinabit ko rin. Yayamanin. Air condition. Yayamanin. Sige ako pare, okay na. Hindi ka, para makita mo. Di ba nagbigyan ko? Binuksan yung kwarto.
nakita mo, mga kulti nga talaga nga. Yan ang kutsyo namin. Yan ang kama namin. Nakaw! Eh, dito ko binili sa kwan niya. Sa Eurotex. Oo, sa Eurotex yan. Memory foam pa, may meron. Oo. Senso. Galing yan. Ako, senso pa yun. Yan ang asawa ko. Nakita, may nakahiga ako na heto. Oh, kagandang babae. Yan ang asawa ko. Pare, ayun pa ka kung nakapatong sa asawa mo, sino yan? Pare, ako yan! Pare, ako yan! Hindi mo nakikita, eh, gwapo. Ako yan, pare, hindi ako lasi. Eh, iniwan ko, baka dumanak ang dugo na makilansi ka na. Ako pa, ako pare, hindi ka nga lasi. Ikaw nga yun. Gwapo nga yung nakapatong sa asawa. Ako, eh, share ako yun. Naku. Sabi ni Diego Casas, more power, Tatay Rick, from Guam, USA. Hello, Diego Casas. Angelo Santillan, hiling. Hindi siya lasing. Hindi siya lasing. Hindi nga siya lasing. Siya ngayon. Eh, bakal ako, matilansikan ako ng dugo, kaya umalis na ako. Para ka ako, sige, hindi ka nga lasing. Ikaw na yan. Ikaw na yung gwapo na yun. Sabi ni Dance Barbosa, Chan-chan, Imena, nabisita ko na po ang bahay mo. Ay, okay. 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 Mayarap na kita, keep vlogging. Ay, Vialdi, Katropa Vlog. Salamat. Sino? Dance Barbosa. Dance Barbosa. Okay. Salamat. Pasensya ulit sa bahay ko, Dance Barbosa. Simple.